Mga pagkain, hindi mabigat sa bulsa, pero bigatin sa sustansya. Idagdag sa family menu ang mga pagkain ito. Sisisino! Sino itong gulay na bibida sa ating Good News Kusina? Sa mga putahe, nagdaragdag ito ng linamnam. Sibuyas? Simple lang ang itsura, pero ubod ng sustansya. Chicharo. Sising kamas? Berde ang kulay, manipis at pahaba. Si? Sigarilyas? Si? Sile? Siret na ba? Sige na nga! Chef MJ Nicasio, sino nga ba yan? Si Sitaw ang bida nating sangkap. Aba, isa lang na agad yan sa masarap na salad. Sa isang bowl, pagsamasamahin ng chopped parsley, cilantro, sitaw at corn kernels. Haluin ang mga ito. Sa kawaling may mantika, igisa ang sibuyas. Kapag translucent na, ilagay ang kaning lamig. Itong salad recipe na to, mabigat na to sa chan, so pwede siyang maging complete meal na. Ibuhos ang mixed vegetables. Haluin at patayin na ang apoy. Timpla ng asin at balsamic vinegar. Gawa ito sa grapes at mas malapot kesa karaniwang suka. Ito na yung ating sitaw and rice salad with balsamic dressing na pwedeng ipalaman sa inyong paboritong burrito or kainin as meal. Mabubusog dito ang tatlong tao for 90 pesos. Sa sustansya, hindi rin magpapatalo ang sitaw. Mababa ito sa calories at fat, pero siksik sa fiber na mainam for digestion. Good source din ito ng vitamins A, C, K at B6. Kaya ito ang ating gagamitin para sa healthy almusal. Sa mainit na kawali, ilagay ang chopped bacon na maglalabas ng sariling mantika. Maghiwa ng sibuyas at igisa kasama ng bacon. Putulin ang sitaw na ilalagay rito. Lulutuin ko lang ng at least 1 minute yung ating sitaw para hindi siya ma-overcook. Para nandun pa rin yung kanyang crispiness. Optional ang toyo for added flavor and color. Imbis na buong itlog, protein-rich egg whites ang kukunin natin. Amoy breakfast na rito ah! Ito na yung ating sitaw and bacon egg white omelette na bagay sa mga nagda-diet and for breakfast. 110 pesos ang gagastusin dito na good for 3 persons. Ang sitaw, hindi raw pihikan sa pabago-bagong klima. Madali itong itanim sa bakuran dahil hindi nito kailangan ang malawak na lupa. Nadalaw namin ang taniman ng sitaw na ito sa San Ildefonso, Bulacan. Masagana ang harvest nito 45 days matapos ang pagtatanim. Pero ang sitaw, medyo mabusisi raw alagaan. Bago anihin niya, nakita niyo, inilalagyan muna pa ng garayan, paakyatan. Tapos pagka yung nakaakyat na, saka lang siya mumubulaklak. Kailangan din daw paikot ang pagpitas para hindi masira ang tinutubuan ng bagong sitaw. Pero mabusisi man, sulit naman daw kapag inani na. Mabilis naman pagkapirahan. Kasi ting ikalawang araw lang, bibigyan ka na ng bunga. Piso isa ngayon, ang presyo niya. Ang worth it na sitaw, bibida sa pastry recipe ni Chef MJ. Gawin ang crust mula sa pinaghalo-halong harina, asin, paprika, grated cheese, butter, egg yolks at tubig. Haluin hanggang maging dough ito. Sa malinis na patungan, ilagay ang harina. Dito ihulma ang dough. Pwedeng gumamit ng rolling pin para mas maging pino ito. Isa-isang ilapat ang dough sa mga hulmahang may butter. Ito ang magsisilbing crust, kaya alisin ang sobrang dough. Pwede nating tusukin ng tinidor, ayun nga, para hindi umalsa yung ating dough. I-bake for 5 minutes, and while waiting, gawin ang sitaw filling gamit ang harina, asin, mayonnaise, fresh milk, mushroom, bacon, egg, grated cheese, at chopped sitaw.
haluin mabuti ang mga sangkap. Ito na yung dough na binake natin ng 5 minutes para lagyan naman natin ang filling niya. Ibabalik lang natin sa oven for 15 minutes yung ating tart para matunaw yung kanyang palaman or kanyang filling. And it's time for plating! Ito na yung ating sitaw tart na pwedeng pangbaon ng mga bata or pangmeryenda. Makakabuo ng 6 na sitaw tart sa halagang 230 pesos. Mabibili sa palengke ang isang tali ng sitaw sa halagang 30 to 40 pesos. Mga kapuso, bibigyan ko kayo ng tips para malaman kung fresh yung nabili nyong sitaw sa palengke. Una, dapat crispy yung inyong sitaw. Pag binali nyo siyang ganyan, mapuputol siya agad. Unlike dito sa isa, medyo matanda na, medyo kuluntoy na. Pag binali nyo, hindi na siya mapuputol agad. Pangalawa, dapat wala siyang discoloration. Dapat kung ano yung kulay niya, yun talaga. Katulad nito, green siya. Dapat green na green din yung kanyang kulay. Kapag nakabili na kayo ng sitaw at hindi nyo pa gagamitin, so pwede nyo itago ito sa ref. So, ang gagawin nyo lang, kumuha kayo ng papel or dyaryo. Ayan. Tapos, pwede nyong itago yung inyong sitaw. So, balutin lang ninyo yung inyong sitaw. Pero hindi pa tapos si Chef sa pagtuturo. Ito ang last recipe. Ang next na recipe na gagawin natin ay hango sa French cuisine. Tinatawag itong timbales. Or literally means drum or yung kanyang baking dish na ginagamit. Sa pan na may tinunaw na butter, magsaute ng sibuyas at chopped sitaw. Timpla ng asin at paminta. Iluto for 2 minutes only para mapanatiling crispy ang sitaw. I-set aside ito. Sa panibagong pan, gawin ang sauce gamit ang butter, flour at fresh milk. Haluin hanggang matunaw ang harina. I-set aside muli. Sa isang bowl, ilagay ang egg yolks, grated cheese, asin, paminta at cinnamon powder. Ang tatlong mixture na ating ginawa, pagsasama-samahin na. Ilagay ito sa aluminum tins na may butter. I-bake for 20 minutes. Gawin na ang cream sauce. Sa pan, maglagay ng butter, heavy cream at grated cheese. Haluin at isimmer hanggang matunaw ang cheese. I-plate kasama ang ginawang cream sauce. And voila! Ready to eat na! Ito na yung ating sitaw timbales. Gagastos ng 160 pesos para makabuo ng 2 sitaw timbales. Sa susunod niyong pagluluto, alam niyo na kung sino ang tatakbuhan na. Sigurado na kayo sa sustansya, swak pa sa inyong panlasa.